Parang blessing in disguise din yung ano, ginaya kami. No. Kasi parang na, ano kami, nag-pursue talaga kami na sige, ito, andito na tayo eh. Ito na to yung tatakakin natin. So, galingan na natin. Oo. Hindi wala nang atrasan pa. Kasi andito ka na eh. Na kailangan ipaglaban natin. Sabi ko, minsan naisip ko pa, ano ba to? Para kasing ang laking ano niya, naging malaking problema sa amin hadlang na ano ba to? Ano ba yung pangalan naming Padyak Kafe? Paano ba kita ipaglalaban? Para sa akin ka ba? Pwede ko po ba pwede namin matanong na syempre na paglaban nyo na, na ano yung inspiration naman ng style nitong headquarters? Sobrang ikaw. Po kasing vintage, kuya, na kaya rin namin binabalikan, no? Personally, dahil sa aura eh. Nasa vintage siya, no? Hindi siya, parang may story pa to eh, di ba? Ang actually, gusto sana namin yung parang mga 50s diners. Di ba? Yung retro. Yung mga niyo. Kasi from ano eh, from ganun yung forma ng bike eh. From 50s diner ang forma. Gusto namin yung bike kasi parang kasama namin siya sa journey. Kasama naman talaga namin siya sa journey yung bike na yon. From 1950s. Yung blessing namin yata eh. Wala siya rito na sa ano siya. Ay, wala sa bahay. Sa bahay yung ano. Provide niya lang yung pick. Grab na lang. Ayun. Gusto namin parang may home siya. May home na, sige nga, ano, balik natin yung kung saan ka ba nagsimula yung era mo na 1950s. So, yun yung naisip namin yun sana. Kaso, syempre, hindi naman kaya ng budget. Oo, talagang malaking budget. Mas magre-require yun ng ano, mga upuan na ganito. Wala naman, no. Mga sofa na magaganda. Oh, sakto lang din naman yung budget. Sabi natin, sige nga, ano pa tayo, isip pa tayo ng iba. Na kung ano bang vintage era. Yung pala, yung ano to, yung ano nga yun, steampunk. Steampunk. Oo. Yun naman yung gusto namin, steampunk. Ngayon, ginawa namin, steampunk na medyo may pagka-bike, na medyo may bike aura, may music aura. London style. London style. Paglabas mo na sa London pa. Tapos maganda rin siya kasi ano, yung magagamit namin sa bahay, ito kila Bridget to. Ito sa bahay namin. Dinala namin dito. Kaya para makatipid. Ito, sa bahay to. Yan, sa bahay naman nila. Yung broken drums, sa inyo ba yan? Nabili namin sa, ano, school yan eh. Sa teacher sa school. 1K lang set. Malakala cymbals. Pwede pa siya eh. Pero yun, ginawa nila namin. Ginawa niyang ilaw. Talaga. Kasi mahilig din siya sa ano, sa music, di ba? Si Kuya po ba mahilig? Oo, siya. Mag-gitara. May inspiration dito sa ano eh. Saxophone. Yung mga magulang kasi namin mahilig sa luma-luma. Ganon. Kaya in-score namin iba. Amin na lang yan. Dali namin dito. Oo. Yun. Yung mga papasikip sa bahay. Kasi marami, maraming magulo eh. Kaya dinala rito yung para lumuwag. Ayan, tapos, eh, kung mapapansin nyo sa labas, bricks, di ba? Parang brick style, parang nasa labas ka. Pagpasok mo dito, kaya ganyan yung wallpaper namin. Parang European style. European flower daw kasi yan. Kung mapapansin nyo. Kaya, siguro wala pang 4K ang gastos dito. 4? Oo, sa buong wallpaper. Sa wallpaper. Kasi kinumputan kami, parang 30K, eh kailangan tatlong coat. Coating ng so, mga 50 paint. To 60K ba? Parang ganun. Oo, ganun na. Kasi 30K. Ang problema dito, parang kailangan siyang para ano yun, parang tanggalin lahat ng pintura. Kasi may mga murals. Ng chicken wings kasi ito dati. May mga murals. So, syempre, magastos. Oh, wallpaper na lang. Siya nag-isip na. Nun. Ang galing nga. Tipid na lang, ganun. Oo, tsaka ang cute kasi na, European sa flower. Sa isip ko sabi rin ni engineer, sige, okay talaga pagka wallpaper ang ilagay niyo dyan. Oo. Yun na lang gawin niyo kasi gastosan ng, ano, ng paint. Ang cozy pa ng feeling. Parang nasa house ka lang din. Totoo. Parang nasa bahay na. Advantage niya kasi dahil yun nga may tumulong sa aming may alam sa pag-build.
si Engineer Cho. Idea namin, yung idea namin, shout out to Engineer Cho. Inano niya na lang, parang kinonvert niya. Ganto lang yung gastos, ganyan, ganyan. Shout out kay Engineer. Tsaka napabilis pa yung paggawa nito. Dahil kay Engineer Cho. Span ng mga 2 weeks siguro. 2 weeks lang to? Ang bilis. Bakit maraming tao po? Tatlo. Okay. Kasi po bukod sa pagka steampunk 1950s, may touch pa rin ng Filipino, napansin ko, yero po ba yan? Yero. Kasi mahal. Sabi ni, may tropa kasi kami, nagpapagawa ng bahay, si engineer din gumagawa. Sabi niya, gusto mo tol, para iwas ng gastos, kunin natin yung yero nito. Yung lumang yero. Lagay natin dyan. Tapos may pinagayahan din tayo, no, na yero din yung bar nila. Tapos may lights. Ayan, para ang aim namin dito, mga luma, para hindi mo maintenance yung perfection ng gamit. Para feels din na luma lang, ganun. Tsaka para mawala tayo dun sa linya ng mga minimalist. Hindi naman sa ano, pero para lang iba sa minimalist. Maganda yung minimalist naman. Kasi yung pagkasimple nun, ang daling lagyan ng mga gamit na maarting gamit na simple pero mahal. Magaganda. Kasi yung idea namin, para iba siya sa laging iba. Contradicting sa mga sa flow ng community, parang gano'n lang. Yung gusto namin, ano point na, parang pagpunta mo dito, parang nasa London ka. Kahit mainit. Kahit mainit yun. Kasi po, honestly, hindi naman kami babalik kung di namin nagustuhan yung aura. Bukod sa nandito kayo, di ba? Nabilib talaga ako, nasagot ko ka siya lang sa Facebook. Ang ganda ng interior nila ate. Tapos ilang beses ko sila niyaya. Since old soul kami. Old soul. Tapos yung word of mouth, recommend namin sa friends. Yung pizza namin din nalang namin dito. Nagustuhan rin po niya. Kaya po natuwa kami na ganun yung mindset niyo. Kasi pang Instagram worthy na to. Yung place, di ba? Yes. Alam mo kung tumasok ka, alam mo yung Padyak. Sa Padyak Cafe. Mapapansin nyo rin ito, yung upuan dito, yan, yung Chesterfield. Ayan, ang hirap hanapin yan. Ang hirap hanapin. Luma na rin siya. Ayan, luma na rin. Hindi. Naghanap talaga kami. Ang ganda. Parang England niya. Made in UK talaga. Made in UK, pero segunda mano na. Segunda mano na siya. Buti nga nakakita kami. Kasi mahal daw magpagawa niyan. Chesterfield. Tapos ayun, nakakita kami sakto. Made in UK, pero singgod naman. Puro mga basta mga luma. Kaya yung parang energy dito sa mga iba. Kasi UK. Iba yung energy niya kasi galing sa iba't ibang klaseng tao na siguro. Iba't ibang mga lumang gamit na hindi sa'yo. Made in Spain. Yung maliit. Kaya meron siyang feels. Yung pero segunda mano din. No. Yun talaga yung gusto naming i-achieve dito. Para medyo kakaiba mga naman. Still buy lang naman yan. Hindi naman yung mga mamahalin talaga. Pero syempre po, bukod sa diba, aura, interior, sa energy, binabalikan talaga ng mga tao yung cafe nyo eh. Favorite kay matcha. Diba, yung matcha talaga. Tapos samahan mo ng spinach. Sarap talaga. So, last question, sa future ba may plano kayo na mag-franchise sa buong Pilipinas? Kung posible, na ganito rin yung setup. Sa amin, hindi siguro sa quantity, ng as in parang quantity ng ibang coffee shop na malalaki talaga. Siguro sa amin sa may bilang lang. Pero hahatiin namin kasi dalawang klase. Bali ito, hindi pa namin talaga na po purely specialty siya. Kasi sa SOMO namin, traditional type ng coffee yun. Which is mga mapapait, papunta sa astringency kung tawagin na mananatili sa bibig mo yung lasa ng kape na iba. Na gusto ng mga matatandang Pinoy. Pag mapait, matapang. Pag brood, matapang ba yan? Matapang dark roast. So, mapait talaga. Tapos ito, itong Padyak Cafe na, itong Padyak, siya yung specialty side ng Padyak Cafe. Kumbaga parang yung
mga UCC, then UCC Clockwork, Starbucks Reserve. Bale, aiming lang kami, pero kumbaga ito yun, yung parang high-end ng Padyak. Tapos yun, nandun yung commercial ng Padyak. Para mahati siya sa ibang genre. Kasi hindi na, parang, ang pangit naman pag tinapo namin yung kung saan kami nagsimula. Kahit maibabash ka ng iba na, kumbaga, meron kasi sa quality ng beans, yung dark roast, hindi talaga siya ganun na quality talaga. Kailangan merong mga grade yan. So sa amin, hinati namin na pwede ka dito kung Pinoy palit ka, na mahilig ka sa mapait, hindi ka dun talaga sa science of coffee, doon ka sa SOMO. Pag specialty, dito ka. Pero kasi hindi pa namin ito ma-purely specialty kasi may pupunta rito from SOMO na maghahanap na meron po ba kayo sa SOMO na binibenta. So ino-offer pa rin namin yung dark roast. Barin, lahat ng parang approach, may specialty, may commercial, may traditional, ganun. Ang actually, kaya meron din kami dito yung parang ini-aim namin sa podcast, we serve specialty coffee. Para ma-educate din yung mga coffee lovers or yung mga kung sino mga umiinom ng kape na meron tayong specialty coffee. What is specialty coffee ba? Ang specialty coffee kasi is high-graded beans, graded by Q graders. So, yung mga dark roast, hindi talaga pasado yun. Yung mga usually yan. Doon kami nagsimula. Which is yun yung mga matatapang na kape. Meron tayong light to medium roast lang. Which is yun yung usually sa specialty coffee, tsaka Arabica, pure Arabica. So, ano siya? Basically, graded beans. 85 pataas, no? Specialty. Dati, 80 yun. Tapos, minog na, naging 85. So, syempre, it comes with the price din. Pero, ang kinagandahan nun, pag naging educated na yung mga coffee drinkers about the specialty coffee, malalaman nyo na hindi lang puro pait yung kape. Yung kape, meron siyang may mga taste notes yan. May chocolatey, nutty, citrus, floral. Kaya yun yung gusto. Sobrang lawak ng kape. Kaya nag-decide na rin kami mag-push into specialty coffee para ma-educate na hindi lang ganun yung kape na puro pait. Kasi yun, kung mag-branch out kami, more of yung traditional na Padyak Cafe. Tapos, bali, nag-iisa lang tong podcast. Lang siya. Kung may lalabas mga ibang branch, kung may espresso man yun. Pero isa lang siya. Siya lang yung podcast. Ito lang. Or yung ibang podcast na sa amin lang. Pero pag ipa-franchise mo, ang dadali mong pangal yung Padyak Cafe na traditional type. Yun yung plano namin. Pero depende pa, hindi mo kasi masabi yung flow Actually, we are considering nga to franchise. Kasi marami rin naman nagtatanong, franchise. Hindi lang kami aggressive pagdating sa ganyan. Kasi syempre, gusto ko, kung sino man yung magpa-franchise sa amin, yung commitment namin, fully committed din kami sa kanila. Tsaka hindi sila iba. Kasi parang marriage vice versa din yung franchising Vice versa na in good terms lagi. Kasundo mo. Parehas mo ng frequency. Hindi lang basta-basta, ay, franchise ko to kasi may pera ako eh. Di ba? Yung iba, may pera ako, franchise tayo. Ganyan, ganyan. Hanggang saan ka ba? Hindi sa pera, pero hanggang saan ka sa burning desire mo na talagang maging coffee shop owner. Ganon. Kasi syempre, yung iba nga, may pera. Syempre, yung iba gusto ROI agad. Hindi ganun. Tsaka tuturuan mo pa kung paano simula sa basics. Back to basics talaga, simula sa una. So, hindi naman kami talaga after na maparami yung Padyak Cafe o makilala sobra sa buong Pilipinas. Pero, darating din siguro tayo sa tamang panahon na yan. Sa ngayon, hindi ko pa nararamdaman. Pero sana nga, pag nabigyan natin ng panahon talaga, tapos ibigay ng tamang panahon, na makilala tayo sa buong Pilipinas. Diba? Pa-promote ko na social media nyo and yun nga yung schedule ko ng podcast. Padyak Cafe sa FB, Instagram, TikTok. Padyak, then KAFE. Ang location naman dito sa may Bahayang Pag-asa Molino 5, Avenida Rizal. Malapit kami sa Jollibee Bahayang Pag-asa. LBC Bahayang LBC Pag-asa. Bahayang Pag-asa, Living Water Station. Barangay Molino 5. Along Avenida lang kami, tingin lang kayo sa taas. Kasi sabi nung iba, saan ba yung
Padyak Kafe, hindi ko makita eh. Di daw makita. Tingin ka lang konti. Tingin ka lang konti sa taas, gano'n. Basta sa avenida lang kami. Then... 2 PM ang open namin. Sa dito sa... 2 PM hanggang daily. 10 PM. So mo naman... Friday to Saturday. 4 PM. 4 to 10 PM. Friday to Saturday. So, kung gusto nyong lalamove, gano'n, kung hindi maabot ng Foodpanda tsaka Grab, tsaka yung isa pa natin, Olisigo. Yeah, meron din kami doon. Tapos yung everyday yun. Basta ang headquarters, everyday to, then kahit may SOMO, meron pa rin headquarters. Pero kung close to, mag-inform naman kami. Or kung close yung SOMO, kasi minsan sa weather nga, or minsan... may mga event dito na gagawin. Basta follow nyo lang kami sa social media. Yung Padyak Cafe namin, K-A-F yan. P-A-D-Y-A-K-K-A-F-E. All rights reserved yan. All rights reserved yan. Yun, thank you po. Salamat, thank you sa inyo. Bye. Nag-iisa ka tara. Our best friend 24/7 so tough like Superman eh. Dahil sa inyo nabigyan ng beauty lahat ang araw namin matamlay. Until you grow older we're here.